Okay. At bakit niraraspa? Anong sakit to? Bakit kumakapal? So this is vaginal bleeding. Yes. Malakas yung regla. Kahit hindi menses, dugo na dugo. Opo, as Tapos in blood sabi clots. mo, Oo. kumakapal yung matres. Yung lining po, yung endometrium. Yung loob ng yung inside niya dito kumakapal. Opo. So ito doc, pwede dito. So bakit raraspahin? Opo. Anong sakit 'yon? Opo. At Doc Lisa, ayan ang tagahawak natin ayan. Si Doc Lisa. Ito kasi yung sa loob ng matres, ano, para maulit natin, ang matres, ang ovaryo, at yung fallopian tube. Sa loob ng matres, ang tawag natin dito sa lining is endometrium. Dito kumakapit ang placenta ng bata pag buntis ka. Ito yung muscle, at ito naman yung sa serosa ng uterus. Ang sinasabi natin, pag nagkaroon ng problema sa regla, ang nangyayari ito kumakapal. Ang normal kasi, every month, pag ito kumapal, magiging mens lang, ninipis ulit. Ang abnormal is, ang menses na kung dati 3 to 4 pads lang, ngayon doble, may blood clots pa, naka-pampers na, etc. Ganun usually ang sinasabi ng pasyente. Pag ito makapal, usually ang reason yan, endometrial polyp, hyperplasia. Ang hyperplasia, iba-iba. Pwedeng simple, pwedeng complex. Daanin natin, Kate. Ano yung endometrial polyp? Ano yung hyperplasia? Isa-isa. Kasi iniisip ng nakikinig, ako ba yan? Meron ba ako niyan? Apo. Yes. Yung mga yun kasi, Doc, malalaman na lang natin yon by ultrasound. By ultrasound, minsan, ang endometrial polyp, para siyang tissue. Ito, makapal na, tapos minsan may tissue pa na parang nakausli. Para siyang parang laman-laman laman. Dito. Opo. May mga laman na nakausli. Hindi siya cancer? Hindi cancer, benign. Ano po yan eh, usually yung pagkaka-explain ko sa pasyente, may spectrum. Yung banda dun sa dulo ng spectrum, pwedeng cancer. Yung dulo ng spectrum naman is baka naman hormonal imbalance lang, polycystic ovaries, pwede naman gamutan. Yung lining na to, usually mga 1 cm down, minsan kaya namin kahit doc medical lang, nagre-regulate, numinipis na siya, nagno-normalize. Pero pag kung naging makapal na minsan, una, pwede namin try medical, kung ayaw, ganun pa rin yung pagdudugo, minsan kailangan namin raspahin. Usually, above 1 cm, kailangan namin raspahin. Mga 1.2 cm na ito, yung pagkakapal. Kasi dok, ang normal, 0.5, 0.4, 0.5, 0.6 Bakit cm. Bakit kailangan raspahin? Ano ginagawa sa raspa? Bali, papantayin nyo, dok, yung pinaka-lining niya. Usually, kasi dapat ito makapal. Yes. Pag polyp, saan pinapasok? Ano yun? Metal? Tapos, paano kinakayod? Masakit? Opo. Kasi doc, kunyari, di ba, yung lining hindi pantay. So, even yung bleeding mo, hindi rin pantay. Palya-palya siya. Pag DNC, ang ginagawa, may speculum kami or retractor para bubuksan. Siyempre, naka-anesthesia, dapat walang sakit. Hindi ka dapat nagigising para komportable kapag ginawa ito. Kasi kung iisipin mo, para siya actually melon, na parang kung isiscrape mo para makuha yung laman. Ganun po, opo, yes. Parang ganun po yung ginagawa namin. So, ang ginagawa namin, usually, pag dinudugo ka at that moment, ang cervix mo may pagkabukas. Meron kaming mga, parang ganito siya, mas manipis dyan, para siyang may spoon, may butas sa gitna. Yun yung papang-scrape namin para makuha. May certain way naman po may tinuro sa amin kung paano siya kukunin. Pero syempre, it is a blind procedure na pwede nga naman makabutas ng matres. Baka yun ang kinatatakot ng mga pasyente. Pero as doctors, we were taught how to do it na may mga signs kung kailan kami titigil sa pagraspa. So, pag kinayod yun, magaling na yung pasyente? Hindi right away. So, hintayin namin yung histopath. Yung pagkayod, it is a diagnostic and a therapeutic management, treatment. Kasi minsan, pag sobra kang dinudugo, yung mismong raspa, doc, umu-okay na yung pasyente, nagsastop na yung bleeding. Pero, nagiging diagnostic siya kasi pag lumabas yung resulta, doon na magkakaalamanan kung hanggang saan mo siya bibigyan ng gamot or kailangan na ba niya na operasyon kasi cancer pala lumabas. Or minsan, yung pinag-uusapan natin kanina na polyp, edi may nakausling tissue. Ang maganda, doc, na ginagawa ngayon is actually hysteroscopy. So, may idadaang camera para silipin sa loob kung nasan talaga yung polyp para doon kukunin mismo. Para yun kasi hindi siya blind. Yes, possible cancer ba yung mga polyp? Yung mga polyp, doc, hindi. Benign siya. Yung endometrial hyperplasia kumakapal, hindi rin usually cancer? Hindi pa.
Ang hyperplasia kasi, hindi pa siya cancer. Nandun siya, doc, sa spectrum na going to cancer. May mga tatlo akong pasyente nakita na dalawang simple hyperplasia without atypia, yung isa naman complex hyperplasia with atypia. Yun yung nakakatakot kasi malapit na siya sa cancer. Pag siguro pinadaan pa niya ng ilang buwan, going to cancer na yun. And she's a 28-year-old virgin, doc, yung nakita ko. So pasalamat ako na talagang nakarating siya. Pag hindi yan ginamot, hinayaan lang yung pagdurugo, hinayaan makapal lang, tinitiis lang, pwede maging cancer. Yes, doc. Yes, yes. Pwede. Ilang years bago maging cancer? It could take months to a year. Okay. Ang gusto nila malaman, paano siya sila iiwas? Meron bang ginawa? Bakit kumapal? Meron bang maling hinugas, kinain, whatever? Sa sex ba? Or what? Opo. Regarding dun sa endometrial na problem, marami po dun is hormonal imbalance. Marami dun because of, napapansin ko po dun because of weight. Pag overweight po or obese, majority na ano, nagkakaproblema po ng mens. Either hindi nagme-mens or nagiging, pag nag-mens, irregular. Next time, dahil irregular, padami ng padami yung mens. Tas next time, bulwak-bulwak na, may mga blood clots na. By the time nang nagpakita sila, tas, kasi usually, di ba, we got to talk about polycystic ovaries dati. Minsan, doc, yun mismo is high risk ka na to hyperplasia and it leading to cancer later on. Polycystic ovary, ano rin ang risk factor? Overweight din? Yes, eh. Pero may marami ako nakita ngayon. So, ano connection ng pagiging mataba, kain ka maraming kanin, noodles, sa pagkasira nung matres? Bakit siya? Ano problema? Yung sa pag-weight kasi, ibig sabihin nun, kung mataas ang fat mo sa katawan, mataas din ang estrogen mo. So, pag mataas ang estrogen mo, it's part of hormonal imbalance. Ang tendency tuloy is nangangapal yung matres or hindi ka nag-ovulate. Pag hindi ka nangingitlog, pag hindi ka nangingitlog, unovulatory bleeding paano ba to? Pag hindi ka nangingitlog, hindi normal ang sistema ng ano sa matres. Oo. So, nag-iiba-iba. Opo, hindi gumagana. So, both yung mga hormones mo, hindi gumagana. Ang tendency mo tuloy, hindi regular ang matres. Yun yung pinaka nakakatakot kung hindi regular ang matres. Okay. Meron bang tips para makaiwas dito sa pagkakapal, aside from the raspa? Meron ba silang definitely check up, opo. Pagpapayat, diet. Kung mga pasyente ko na nanunood, malagi ako makulit, lagi ko sinasabi, it's really part of my management. Diet and exercise talaga, yung pagpili ng tamang pagkain, di ba? Definitely, binababa na natin ang sugar content, including carbohydrate. Particularly, rice. Rice. Opo. Ang alat kasi, ang worry natin dyan is really hypertension. Ang alat, masarap tayo sa lahat ng sausawan. So, anong nangyayari, dahil enjoy tayo sa mga sausawa, napapadami ng kain. So, doon naman, kailangan po natin really ang control. Sa exercise, sobrang pagod, nagugulo din yung regla? Well, pag sumobrang loose ng weight, nagugulo rin ang regla. Opo. Nagiging kakaroon din ng hormonal imbalance. So, minsan, pag sobrang payat rin, nag-iiba din yung hormones. Pag sobrang exercise, totoo naman po, kasi pag sobrang exercise, nag-iiba din ang hormones ng babae. Ang question ng kababayan natin, nababasa ko yung 1 month, 2 months daw delayed yung regla nila, delikado ba? Halos lahat ganun eh. Well, pag sandali lang, kasi ang normal interval... 1 month delay, may 3 months, may 6 months, may 1 year delay. Ganito lang naman kasi kami mag-isip po. Pag ang delay, kunyari okay lang, doktora. Pag ang delay, kunyari kasi doktora, ganito. Pag ang delay, let's say, ang interval kasi na normal is interval meaning from day 1 ng mens sa susunod na day 1 ng mens, ang interval na normal is 21 to as much as 35 days. So, kung konti kang nadidelay, walang problema. Minsan, ang sinasabi nga namin, kung may ibang pasyente na nakaka 6 times lang ng mens a year, or even 4 or 5 times a year lang mag-mens, as long as wala siyang nararamdamang iba, okay lang po na obserbahin. Pero, pag ang mens dumadami na,
nagiging uncomfortable, dysmenorrhea, may bukol na nararamdaman. Dysmenorrhea, masakit. Masakit na period, masakit na dati naman wala. Yes. Hindi naman yes. Normal, hindi ba normal masakit yung period? Well, hindi po siya, well, pwedeng normal kung every monthly menses mo eh lagi ka may dysmenorrhea, walang problema. Pero if it becomes na parang napansin mo na it is more than usual or nagugulo na yung trabaho mo, lagi ka absent, yung biglang pansin mo, yung ibang simptomas mo, meron na, yung mens mo malakas, etc. Kailangan mo na magpa-check up. Yun po. Okay. Dr. Lisa? Oo. Kasi yung iba nga, ang problem, hindi na daw nawawala buong buwan. Yung iba naman, twice a year lang. So, yung iba gagawin, hindi lang papansinin, hindi na magpapakita sa doktor. So, ano yung tip natin sa kanila na kailangan nilang magpa-check up para habang maaga, makita na yung problem. Opo. Kasi pero, yung pero papala, siya, I forgot. Sabi ko lang kayo, siyempre yung kababae natin, takot magpa-check up, kulang sa budget. Hindi, actually kulang lang sa budget. Kulang sa budget, walang pera pang bayad. So, hinihintay nila yung kailangan-kailangan bago sila. Kasi wala rin naman sila pambayad sa mga tests, sa ultrasound. Opo. So, ano bang, kailan yung kailangan-kailangan? Opo. As I said nga kanina, kung may pagka-irregular yung menses, kunyari, every 2 months mag-mens, minsan biglang mag-monthly, minsan kasi, Doc, pansin ko, pag-stress ka, or sumobra sa trabaho, or exercise, biglang hindi ka dadatnan, pero next time na-relax ka, dinatnan ka every month. So, okay lang yun. Walang problema. Opo. Okay. Pero kung may additional symptoms ka na dysmenorrhea, or may bukol nga, or malakas yung mens, kailangan mo talaga magpa-check up. And kung let's say feeling mo, normal naman, paminsan-minsan lang nagpapalya ang mens, pero nag-worry ka, kailangan mo ba ng check up or not? Ang tanong, bakit ka nag-worry? Dahil gusto mo mag-baby? Nakuha niyo ako? Kasi kung may mga points kayo na iniisip, like gusto mo mag-baby, irregular ang mens mo, di syempre magpa-check up na para magbuntis. Kasi definitely may hirapan ka magbuntis pag hindi regular ang mens. Okay. Later, pag-uusapan natin, kaya ni Dr. Kate yan, yung hirap magbuntis, gusto magbuntis. May tips ba tayo sa babae nagre-regla, like sa hygiene, ano ba maganda, sanitary napkin, tampon, whatever? Di ba meron mga bawal? Yes. Yes. Ano opo. Bang basic? Pwede maligo. Definitely, pag may mens, dapat po lang ang hygiene natin is dapat po maligo. Definitely, regular pagpalit ng pads, kailangan. Ang tampon, we're not very happy with tampon kasi pag nakalimutan ng tampon sa loob, pwede tayo magkaroon ng mga infection. So, pwede to umabot even with pelvic inflammatory disease, yung mga PID. So, nakakatakot minsan kasi pag naglagay ka ng tampon, hindi advisable. Opo, yun paano po yung parang pad pero pinapasok sa vagina. Natin yun ang gusto. Yung parang pad lang na maliit, parang kasi yung feeling lang. Siguro kasi nila is hindi nila nararamdaman na yung flow. But pag nagkalimutan, doon nakakatakot, pwede po siya ikamatay pag naiwan po ang tampon. So ilang hours lang pwede yun? Definitely, depende po kasi sa flow. Baka if you can change it lang. Every 3 to 4 hours, mas mabuti. So yung pad pa rin pinakamaganda? Opo. Pero ang pad kasi is ganun din. You change regularly depending on comfort